Ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya, pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka at makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.
Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko, sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghikbi. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Ang lahat po ay magsitayo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, tumakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos kayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos, kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama? Huwag ninyo akong paniniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong una'y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa Kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Meron pong kasabihan na action speaks louder than words. Wag puro salita, kailangang patunayan sa gawa. Isabuhay ang pananampalataya at hindi lang puro salita.
Ito ang nais ipakita ng ating Panginoong Hesus sa mga tao sa ating Ebanghelyo, na hindi lang siya nagpapalaganap ng salita ng Diyos, kundi isinasabuhay niya ito dahil siya mismo ang salita ng Diyos. Siya mismo ang salitang nagkatawang tao. He is the Word made flesh. Kaya sinabi niya sa kanila, "Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Walang ibang ginawa ang ating Panginoong Hesus, kundi sundin ang kalooban ng Ama. Wala siyang ibang ninais, kundi ang tuparin ang Kanyang misyon. Ngunit sa kabila ng kabutihang Kanyang ginawa, ay hindi pa rin siya tinanggap. Tinangka pa rin siyang dakpin at batuhin. Pero hindi siya nagpatinag sa mga pagbibintang at mga masamang balak laban sa Kanya. Nanatili siyang mabuti at ipinakita niya ang Kanyang walang hanggan na pagmamahal. Mayroong dalawang bagay na magandang pagtuunan natin ng pansin kaugnay sa ating mga pagbasang napakinggan at sa paghahanda natin sa darating na Semana Santa at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Una, dapat isabuhay natin ang ating pananampalataya. Isabuhay ang pananampalataya. Hindi sapat na sinasabi natin na tayo'y Katoliko, ngunit salungat naman dito ang ating buhay. Hindi pwedeng proud na proud tayong magsabi na naglilingkod tayo sa simbahan, pero iba naman yung ating pamumuhay. Lalong-lalo na ngayong magsesemana Santa na, maraming nagbibisita iglesia, maraming mga nagpepenitensya, nagdadasal, bumibisita sa mga simbahan. Pero pagka-uwi ng bahay, magmumura, papagalitan ng mga anak, hindi mag-uusap ng asawa. Pagdating sa trabaho, nanlalamang, nanggugulang, nandaraya. Sayang ginagawa nating pagdarasal. Sayang yung mga ginagawa nating spiritual activities kung hindi naman ito makikita sa ating buhay bilang mananampalataya. Diba sabi nga, action speaks louder than words. At kung mabuti ka sa ibang tao, hindi mo na kailangang sabihin pa na ako ay mabuti. No? Sapagkat ang kabutihan mo ay nakikita ng iyong kapwa at sila na mismo ang magsasabi na ikaw ay mabuti. Makikita sa iyong buhay ang pananampalatayang Katoliko. Ikalawa, huwag kakalimutan na lagi nating kasama ang Diyos. Kaya huwag tayong matakot gawin ang tama. Hindi mawawala ang mga oposisyon, hindi mawawala ang mga kontrabida. Laging mayroong kokontra. Hindi mawawala ang mga naninira. Pero sa kabila noon, manatiling mabuti, katulad ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat mayroon na mga kumokontra, mayroon din namang naniniwala, at mayroon ka rin namang mga kaibigan. Sabi ng sa unang pagbasa, "Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman." Kaya lagi nating tatandaan, mga minamahal ko, mga kapatid, basta nasa panig tayo ng ating Panginoon, hindi tayo magagapi ninuman. Lahat ay ating mapagtatagumpayan. Kaya po sa pagpapatuloy natin ng banal na misa ito at sa paghahanda natin sa darating na mahal na araw, tandaan natin ang dalawang bagay. Una, isabuhay ang pananampalataya dahil action speaks louder than words. At ang ikalawa, lagi nating
tatandaan na kasama natin ang ating Panginoon. And with Him, we will always be victorious. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ama amin handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humihingi ng patawad mo. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatido, pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehanya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambana ay aming maganap. Upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpag ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po. Kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang napari na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Humingi pinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at di Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso
Hinihiling namin kamiyadiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya na tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, beauty, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkulo mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Sino kayang uusin sa di makatarungan? Sino kayang lulupin sa minlaong ira? Sa mula katarong ay magbubuhat. Mm-hmm.
kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin sa pag-iiya mo. Lagi nating amintin, karos ay pipitin, kamali ay tutuwirin. Ang isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Loob mong talino, atas mo'y pagyamanin sa pagkikiha mo. Lagi nating gamitin, karos ay pipitin, kamali ay tutuwirin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Chelsea, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit, aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagpamagitan. Amin. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan, ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga mayubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong tulong at donasyon. Ikatlo, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresmala. Mula Lunes hanggang Sabado, ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa.
Ikalima, bukas po, ik-isa ng Abril, ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope ang mga sasama inaanyayang magdala ng kandila at puting panyo. Ika-anim, sa darating pong linggo, ikalawa ng Abril, ay sisimula natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay ng mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayang makisa. Ikapito, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karawan ng Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa paminsan, sa HR's office o sa mga nakastasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating sariling kamay at bigyan natin ang buhay itong pag-ibig na tunay.